Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. He is the President of Philippine Society of Traditional and Alternative Medicine Incorporated, Lifetime Member of Philippine College for Advancement in Medicine, Spokesman, Davao Inventors Association, Vice President for Advocacy Filipino Inventors Federation. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Company position and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Welcome dito sa Palaton Tuna ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas ng The Big C, gagabay sa inyo upang walang mag-maintenance ng sakit kundi angkinin ang kagalingan sa pamumuno ng founder ng Doc Alternatibo, The Big C, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo. Ito po ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Edel Roderos, makakasama sa talakayan sa alternatibong panggagamot, pagsasaka at pangkabuhayan. Ang advokasiyang ipinapalaganap ng Doc Alternatibo, The Big C, sa buong Pilipinas. Doc Alternatibo Newscast. Oras na naman, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng kalusugan na hindi tayo masakitin, hindi magtitis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan, hindi na mag-maintenance pa ng synthetic drugs at maiwasan ang komplikasyon. Higit sa lahat, madipinsahan ang katawan na hindi basta tatama ng novel coronavirus na dahilan ng COVID-19. Merong anti-COVID-19 formula dito sa Doc Alternatibo, paraan na mapalakas ang immune system upang hindi basta natatalo ng COVID-19. At hindi lang yan, dahil pangdipinsa na rin na hindi basta mag-develop ang sakit sa katawan. At good news, dahil naka promo na para sa inyong mga members, naka-bundle package na ang promo, ma-order, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message lang sa 0929-232-8193. Uulitin ko po ang hotline para maka-order, door-to-door delivery, naka-bundle promo na para sa inyo itong anti-COVID-19 formula para mapalakas ang immune system. At malaking tulong to para maiwasan na rin ang posibleng side effects ng COVID-19 vaccine. Mag-message lang sa 0929-232-8193. At sa mga nakikinig na tinamaan na ng sakit, nag-maintenance medication pero pabalik-balik pa rin ang sakit, napiktuhan na yung tulog, napiktuhan na yung pagdumi, at nanghina pa ang katawan, hindi na energetic, marami nang iniindang karamdaman, yung iba ay nanlalabo ng paningin ng mata, hanggat maaga magdesisyon upang hindi mahuli ang lahat. Merong 7 days cleansing formula, merong natural mega dose vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo upang safe na maihinto ang synthetic drugs maintenance na yan at maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan. Isa po sa patunay, kapanalig, narito ang naniwala at sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po ay si Emelita Salvador, taga Pampanga. Nagpunta po ako dito sa Alternatibo dahil narinig ko siya sa radyo. Wala pong amukin sa akin na ako ay pumunta dito. Kasi po, galing na ako sa doktor.
Hindi po okay ang pag-inom ko ng gamot, hindi po ako bumibinawa. Kaya pumunta po ako dito. Nagpunta nga po ako kay Mamel, sinabi ko yung problema ko. Ito po, sa awa at tulong ng Diyos, una ang Panginoon. Pangalawa si Doc Edgar Dilibo. Ito, okay na ako. Kaya lang, ang ipapayo ko sa inyo, sa pagpunta niyo rito, dalan niyo ang panalangin sa Panginoon at magtiyaga. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Ako nang pumunta rito, sa totoo, marami akong masakit, pero yung iba hindi ko pa dinaing kay Ma'am Mare, kay Doc Mare, kasi nahihiya ako eh. Masakit ang ganito ko, namamanhid ako. Pero ngayon, sabi ko nga, sa tulong na una ang Panginoon, pangalawa ang gamot ni Doktor Edgar Dilibo, okay na ako. Nagpa-vitamin si Ivy na ako sa Cubao. Ito, okay na, malakas na ako. Kaya ito. Patunay na naangkin ang kagalingan, hindi na nag-maintenance medication, yung mga masakit sa kahit isang parte ng katawan at pamamanhid na solusyonan matapos na sinundan ang 7 days cleansing formula, ang natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo. Kaya huwag tiisin ang sakit, may kagalingan at inyong napakinggan ang prueba upang mapanood ang video ng mga nagbigay testimonya, puntahan ang Facebook page na Vitamin C IV Doc Alternatibo. Ulitin ko, i-search ang Facebook page na Vitamin C IV Doc Alternatibo upang mapanood po ninyo mga video ng mga nagtestimonya na nakaangkin ng kagalingan upang magabayan sa tamang pagsunod sa 7 days cleansing formula sa natural megadose Vitamin C IV at mabigyan pa ng discount at promo. Mag-message sa 0929-232-8193. Ulitin ko pong hotline, 0929-232-8193. Doc Alternatibo Laughter Therapy. Ang kwento ni Boy Pacquias. Mag-asawa, nag-aaway. Mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Di na tayo nagkakaintindihan eh. Mabuti pa hatiin na lang natin tong mga anak natin. Sige, mas mabuti pa. Hatiin natin. Akin yung maganda at pogi. Hay nako, pinili pa niya yung hindi sa kanya. Doc Alternatibo Laughter Therapy. Doc Alternatibo Newscast. Tuloy-tuloy po ang paggabay sa inyo dito sa Doc Alternatibo program ng The Big C Cooperative para sa herbal at natural na lunas dyan sa iniindang karamdaman, pagsagot sa mga health concerns, sapagkat makakasama po natin ngayon ang founder ng Doc Alternatibo, chairman ng The Big C Cooperative, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo. Doc Ed, marami pong nag-concern dito sa hotline kung ano yung mga dapat gawin para maiwasan na tamaan ng COVID-19, lalo na maraming variant kayo nakapasok sa Pilipinas at itong Delta variant na to. Ito muna, bago natin sagutin yung mga tanong kung anong gagawin. Number one, ang intindihin natin itong coronavirus, kahit anumang forma nito, maging alpha, beta, maging epsilon or gamma or ito nga, delta, mga mikrobyo. No, mikrobyo lamang ho sila. Yes, hindi ho sila nakamamatay tulad ng ating po nakita kapag malakas ang tao, ang kanyang resistensya. No? Ating nakita, narinig, napabalitaan na sa 1% lang ng global population ang namatay. At ibig sabihin, we can adapt. No? We have to believe that we can adapt, we can thrive, and we can survive sa panibagong pandemya na delikado. Delikado in the sense na marami na hong bansa ang tinamaan, from India in December, January, February to March hanggang ngayon. Ho, United Kingdom, pumasok na ho sa Amerika. Ang Indonesia ay naging epicenter na ho sa Asia at pati makarating na lugar sa Southeast Asia tulad ng Vietnam, Thailand, Malaysia, even in the Philippines. Meron hong napabalita. As of this moment, merong mga more than 35 COVID Delta variant po ang nandito na sa Pilipinas at ito ho'y malimit mutation. Ibig sabihin, hindi galing sa ibang bansa, meron na hong galing mismo sa ating lugar. At epekto ho ito ng tinatawag nating capability ng microorganism to mutate, to change. Now, with this understanding,
you have to understand the basic, no? Tulad ng aking mga itinuro sa mga seminars natin, kung matatandaan nyo pa, yung tinatawag na the microorganism capability to mutate, yung mutant microorganism, na kapag hinaluan mo ng laso no chemical sa kanila, they are capable to mutate. Matandaan na noong December sa kasagsagan ng pananalasa ng COVID-19 sa India, they discovered drugs, no? Nagpo-produce ng India ng droga. You know, we imported yung bansang Pilipinas, nag-import ng mga droga galing India, matagal na yan. So they are also a manufacturer of drugs. And they explore something at lumabas, mayroong bagong variant. That is an evidence na ang mikrobyo ho ay kayang mag-mutate. Right now, meron silang tinatawag na hyperlocal outbreak. Ang ibig sabihin, na kapag ang paligid ay nag-immunize at ikaw ay hindi nag-immunize, malaki ang chance na natatamaan ka. Tulad ng manukan, kapag nag-immunize ang isang manukan tapos yung katabing manukan ay hindi, then yung microorganism will spread doon sa mga areas na kung saan hindi ho nagpabakuna. So ngayon, may mga nagtatanong, ano ang kailangan gawin? Obviously, vaccination is the recommendation ng World Health Organization, ng Department of Health, ng gobyerno. At ang local alternatibo, this is our recommendation ever since that we need to follow, no? Sumunod tayo sa gobyerno kung kinakailangan. We need to subject ourselves sa requirements. Especially kung pulis ka, sundalo ka, frontliner sa, kasi kailangan yan. But if you do not believe na vaccination can help you, and you know you are destined to survive and to thrive, all you have to do is to follow certain steps atin pong ginagawa. Kasi honestly, as of this time, hindi pa po ako nagpabakuna, but hindi ho ito ang magiging basihan para hindi rin ho kayo magpabakuna. I mean, you can decide, no? Kasi po pwede rin makatulong ang vaccine kung tamang vaccine po ang inyo makukuha. Number one, ang AstraZeneca, yun ang ginamit ng UK. At after na nabakunahan ang more than 50% ng UK population this year, tinamaan sila ng bagong variant ng Delta galing sa India and local discovery, no, mutation ng coronavirus. Ayan, dami rin namamatay sa kanila in spite of the fact na merong AstraZeneca vaccine. Ang Indonesia ang nauna sa lahat ng Southeast Asian countries na bumili ng Sinovac vaccine from China noong Enero, at ngayon bago kahit mga medical doctors sa mga government hospitals from Indonesia, even private hospitals ay biktima at namamatay dahil sa COVID new variant itong Delta at Delta Plus. Pero kahit nagkaganito, sabi nga, no, sabi ko nga, even before, when microorganisms are capable to mutate, anumang sitwasyon ng katawan, papasukan mo man ng maraming droga, they will always change and mutate until they will win over your immune system. Meron ho tayong solusyon dito. Sinabi ko na to from the very beginning, since the inception of COVID in 2020, month of March. Sinabi ko na to at I'd like to repeat. Ito aking sasabihin ay validated na ho ng Department of Science and Technology, no, last month. Sinabi na ng Department of Science and Technology Secretary Boy Trepenia na tapos na ang research nila sa mild COVID testing about Lagundi. Lagundi has been tested noon pa man against CAF, no, bago pa ang DOST nag-research at ang UP, noon pa man, it's part of Filipino traditional medicine. Subok ho ito at tested, no. Lately, because of COVID, napabilis yung research, o di kayo napilitan ng gobyerno, at napatunayan na it's really good, no. Walang side effects, pero napakabilis ng impact ng kalusugan sa baga, sa puso, sa utak, sa dugo, kapag kayo ho ay merong Lagundi. Now, Lagundi, I posted it over our YouTube channel. Makikita ho ninyo sa ating Local Alternatibo YouTube channel yan, Lagundi versus COVID-19. Pero kapag na-post mo sa Facebook, si Facebook is biased against herbal medicine, so hindi ho may pasok yan. Sigwe ho to. Ayaw ni Facebook ang mga informations na tulad ng alternative medicine, traditional Filipino medicine, ayaw niya. So we created our own The Big C News website, kaya hindi tayo restricted, kakapag-post tayo doon. At part ng ating campaign ang pagpapakilala ng natural na medisina, Filipino discovery, itong Lagundi, back up with government, practiced by our hilot, mga albularyo, traditional medicines, at itinuturo ng Doc Alternatibo 14 years ago until now. Sa mga naniniwala,
napapansin natin, hindi ho sila basta-basta tinamaan ng COVID-19, pati mga symptoms nito. Now, pag-aralan natin ang lagundi. No? Lagundi is really tested and proven shrub. No? Isang kahoy ito, mayroong limang parang kamay na dahon. Kapag nilaga mo, napakapait, rich in magnesium. This is very important indicator ng lagundi, magnesium and calcium. Iron, which is very effective against weaknesses ng immune system, no, lalo na ang bone marrow cells at thymus cells. So, lagundi kapag nilaga, no, kung wala ho kayong kapsula, maglaga, no, at mapait, hindi masarap. Kaya nga, ang formula, ganito, no, yung nilaga, gaano man ka concentrated yan, haluan mo lang ng 2-3 kutsarang best milk sa isang baso, 2 baso ng lagundi. Depende sa panlasa ninyo. Lagyan nyo ng cocoa sugar. Remember, cocoa sugar is very rich in electrolytes. Minerals po sila that boosted or will boost your immune system kahit wala pa po kayong vaccine. It would be good kung kasabay nito yung molasses, no? Rich in iron, rich in a lot of minerals na galing mismo sa tubo. At ito ho ay kailang haluan ng fulvic minerals, kahit 20 drops, at magnesium ascorbate 20 drops, depende ho sa edad at depende sa need. You can increase, no, wala hong nakikitang danger kapag mas marami nilagay mo na magnesium, kahit ubusin mo man ang maliit na bote na yan, it's really good for your heart and lungs and it is safe. Yan ang ginawa ko sa mga sitwasyon kung saan may mga cases o tayong may symptoms ng COVID. Lagnat, ubo. Ito yung malimit na symptoms. No? Lagnat, ubo, panunuyo at pangangati ng lalamunan at may fever or may problema sa pag-init ng katawan. We call it fever, lagnat at pag-ubo, no? Sipon. Ito yung mga basic na symptoms, meaning the body and the immune system is really fighting back. Pero ang peligro itong paninikip ng dibdib, nahihirapang huminga. Ito yung pinaka-problema at siyang umuubos ng oxygen sa mga ospital. At naging problema ngayon ng Indonesia na siyang problema noon ng India sa kasagsagan ng pananalasa ng coronavirus na Delta at Delta Plus sa kanila. So, warning, kailangan tayong maghanda ng oxygen tank sa ating bahay. Pwede namang mabili yan. And magpa-refill. Hindi mo alam na kailanganin mo to. Just like what happened in Indonesia, hindi sila handa sa oxygen kaya nagkakaroon sila ng tinatawag na sobrang kahirapan, no, sa pag-treat nitong Delta variant ng COVID. Sobrang napakadelikado. This is 2.5 to 4%, 2.5 to 4 times. That means 250% to 400% deadlier at napakabilis, napakalakas ang kanyang pagkalat, no, at nakakahawa. Lalo na kapag nasa loob ka ng bahay, aircon, meron kang kasamang exposed sa variant na to, or kayo ho ay nasa public places kasi airborne po ito, pwedeng kumalat. Pag airborne, pwedeng kumalat sa hangin at kailangan ang protection yung mask. Sundin ng gobyerno sa kanyang recommendation na mag-mask, yung minimum safety protocols talagang sundan. Huwag munang maglabas-labas ng bahay kung maaari. That's why we promoted online purchase dahil hindi kailangan lumabas, no? We have to protect our health, our family, not only us, kasi posibleng malakas tayo, pero what about our other family members? Kung tayo asymptomatics, wala tayong nararamdaman mga symptoms, but yung family members natin, sila ang mahihina. Kaya gumawa tayo ng paraan in order for our family to be well-protected, well-fed, well-nourished. So, ang Delta variant tong COVID, Delta, meron pang tinatawag na Delta Plus, another variant na naman ng Delta, na dagdag doon sa pinakaunang COVID, yung Alpha, no? COVID-19 may Alpha, meron pang Beta na lumabas sa South America, Brazil, no? May lumabas din galing sa Manila hanggang sa ito na nga, no? Lumabas na nga ang Delta na sinasabing more contagious, deadlier than any variant ng COVID. At malimit na hospitalize yung mga biktima. So, yun po ang ating iniwasan kasi kapag na-overwhelm po ang mga hospitals, wala na hong mapaglagyan, yun po ang peligro. Yun po ang delikado kapag wala na po mag-aalaga sa inyo. Para maiwasan ho mangyari yan, we devise a program. At kapag ginawa at sinunod, siguradong makakatulong dahil ito na nga ang nakikita kong umepekto sa
aking mga mahal sa buhay, ang aking tatay, nagkaroon ng problema, sumikip yung dibdib, matanda na, 79, yun po ang aking ginawa. Pati nanay ko, no, 70 plus, 71. Tinamaan ng ubo, hika, sa gitna ng pandemya, mag-iisip ka na ito ay COVID. But again, I refuse to submit my mother eventually to hospitalizations habang kaya ko pa, habang kaya pa namin. Yung tinatawag na home remedy gamit ang mga nutritional formulations, which we practice for a lot of years already. So this is my personal recommendation, the dual alternative way. Maglaga ng lagundi, kaano magka-concentrated yan, 1 litro ang i-reserve, pwedeng palamigin, pwedeng maligamgam, haluan ng best milk. Best milk is really good, no? It is very rich in B complex, that's number one. Very rich in vitamin C at the same time. Haluan ng cocoa sugar, rich in electrolytes, matamis, but it's really good against diabetic people. This is according to research. Lagyan din ng magnesium ascorbate ng fulvic minerals. Uminom ng tigda 2 kapsula ng colon cleanse, sigurado magdudumi ka, kailangan yon. Haluan ng capsules na malunggay, meron tayong immune booster, meron tayong kidney cleanse, lahat ng mga capsules na kailangan para malinis yung dugo, lagusan ng dugo. May recommendations ako niyan, alam niyo na yan kapag members ho kayo. And huwag mo nang kumain ng kanin, karne, pwede maglugaw, pero ilugaw, haluan ng mga paminta, anti-cancer, but it's really good for immune system, mga onions, garlic, may luya, luyan dilaw. Yung mga mabibili na natural at organic galing sa public market, magluto, lagyan ng mga dahon, like malunggay, saluyo, daon ng sili, yun ang kainin. Kasi ito yung ginawa ko sa nanay at tatay ko. Pati sa mga nagiging pasyente natin, pumasok ng RTCP sa gitna ng pandemic, nag-vitamins intravenous din, kailangan yun to boost immune system. Kasi hindi mo alam kung gaano katindi o kalala yung problema, but you know na kailangan ito ng katawan mo. Alam natin na kailangan ito ng katawan ng tao to combat any microorganism na umaatake. I know, iba ang paraan ng dual alternatibo. Ang dual alternatibo is more on prevention, more on preparation of your body and strengthening of your immune system. Tinamaan ka na or hindi pa, at least may panlaban ka. Lumalaban ka at nananalo ka. So my parents, no, nanay, tatay ko, until this time, they're really alive and kicking, napaka-healthy. At part yan ng pagkain nila. Kung healthy sila, mix 10 herbal capsules, 1 capsule before bedtime lang, yun ang pinainom. At yung mix 10 coffee, talagang araw-araw yun sa kanila. Unlimited kasi gusto nila, especially in the morning. No? Huwag sa gabi kasi hindi ka talaga makatulog kung uminom ka na mix 10 coffee sa gabi, lalo na kung may problema ka na nga sa katawan. No? But morning time is really good to boost your immune system. In short, ang dual alternative products lang ho ang ginamit namin at sawa ng Diyos ang tulungan naman. Maliban na lang sa may mga natural pain relievers tayo na ginagamit na mabibili sa ating online shop. Hindi ho available sa dual alternative branches, but you can buy it over the bigc.org online. At pag member ho kayo, meron kayong mga discounts. No? It ranges from 30 to 50% pag 1 ASAP member po kayo. At the Big C member po type. Ito ho'y nagpapatuloy hanggang ngayon at ito ho ang atin pong platform kung saan we can serve to our members, especially those who wanted to be protected, no, or be healthy na hindi ho kayo tatamaan. Ang sikreto rito, gawin nyo to araw-araw. Again, do it every day. Yes, kahit wala tayong sakit, wala tayong nararamdaman, huwag kukumpiyansa, palakasin ang baga, that's number one, you need lagundi. Kaya nga, maglaga. Kung wala ho kayong tanim, pwede ho kayo magtanim na ngayon. No? Kung kayo po huli na, ngayon pa lang ho kayo magtanim, mag-preserve kayo ng maramihan. Kasi as I've said, 10 capsules during meal, before meal, after meal, 3 times a day. Imagine that. That is 30 capsules per person. So meron kayong 3 tao, ikaw, asawa mo at anak mo sa bahay, 3, 10 na tao, you have to take it. Kahit ako mga anak ko, pinainom ko ng ganyan. The age of 7-year-old, 8-year-old, 9-year-old baby, mga anak ko, inainom ko ng 4 na kapsula, after meal sila. Yung misis ko, umiinom ng 5 hanggang 10 kapsula ng lagundi capsule 3 times a day. Ako mismo, nasa 10 capsules 3 times a day. Itong ginawa ko matagal na. Matagal na ho, since nakikita ko maraming tinamaan sa baga unang atake nitong COVID. Wala pa pong Delta variant noon, no? Wala pa pong Delta plus. COVID-19 lang ho yun.
Tapos merong tawa-tawa capsules, merong liver cleanse, napaka-importante nito, immune booster cleanse, kahit tag 2 capsules lang ininom ko. Medyo maramihan nga, but of course, I can eat more. Kung kanin nga, marami tayong makain, how much more ito, napakaliit lang ng mga tag 500 milligrams na capsules ang iniinom ko just to protect my body because as of this time, I'm still working. No? Because I carry a lot of responsibilities within our organization in the Big C Cooperative, in manufacturing, no? And even in our project developments. That means I'm still working at obviously kapag nagtatrabaho ka, you have a lot of things to think, no? Itong thinking capability natin would eat up a lot of our energy. Tinatawag nating stress. Every day when you think about problem, you look for solutions and you feel something about that. Sometimes you feel not really good, excited, frustrated sometimes, but not hopeless. Always, I'm very positive with the result. I know my mga problems, might be my people, might be design, construction, we have machineries, we have online, we have news, we have the Big C Radio, we have the Big C News, and your chairman is doing something on a day-to-day basis, day-to-day, even holidays. So ibig sabihin, I need to be healthy, I need to be ready all the time. Nandyan sa tabi ko lagi yung Mix 10 sa araw, may isang capsule lang Mix 10 sa gabi, we have magnesium ascorbate kahalo sa mga juices, nilaga, we have banana cider para sa pagdudumi, providing good microorganisms sa katawan, at hindi dapat kalimutan ang activated charcoal powder. Itong activated charcoal powder in jar, lagyan nyo lang ng tubig at pwede nyo nang patiningin ng 15 minutes, then the next day, lagyan nyo naman ng tubig. Yung tubig iitim, inumin nyo on the spot. And hindi ho basta-bastang nauubos. Activated charcoal is a very good defense sa unang atake ng COVID. Lalo na stomach ang tatamaan, kaya malimit, nagtatay, nagdiarrhea. Dahil ang mikrobiho dumadaloy, airborne through your nose down to your stomach. Activated charcoal is the first defense. This is very important to protect your gut, no, your colon. At the same time, any abnormality sa digestion, no, nakakatulong sa indigestion. Ito yung ginamit ko. With of course, no, a lot of prayers every day. You have to pray that God will not just give us a survival idea, tools, concepts, but we have to thrive in the midst of this pandemic, no. So again, itong aking mga sinasabi is back up by prayers with wisdom and understanding bago pa man itong COVID-19. Still, we apply this one during this pandemic, and thanks God we thrive and we sustain. And hopefully, makatulong po itong direct experiences natin. Kasi practical experiences po ito. I'm not just simply talking to you based on books. At ito ho'y base ho sa ating research. So gamitin natin ang nature, mga product na natural. Napaka-detalyado po ng ibinahagi ni multi-awarded inventor Duke Edilibo para maproteksyonan ang sarili natin laban dito sa Delta variant at anumang variant ng COVID-19 na hindi tayo tatamaan. Pati na rin yung pamilya, protektado. Kaya napaka-importante na masundan. At sa mga katanungan, schedule ng check-up and counseling with multi-awarded inventor Doc Ed Delibo, mag-message lang po sa Facebook page na Doc Ed Consultation. Ulitin ko ang Facebook page na i-message para sa schedule, check-up and counseling, mga katanungan, i-message sa Facebook page na Doc Ed Consultation. At upang magabayan sa 7 days cleansing formula sa natural megadose vitamin C IV, lalo na sa schedule ng premium RTCP or rejuvenation program, mag-message sa 0929-232-8193. Ulitin ko pong hotline na i-message ninyo, 0929-232-8193. Kapanalig, dahil limitado ang oras dito sa Palatuntunan sa Radyo, dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Pinapasalamatan po natin ang founder ng Doc Alternativo, chairman ng The Big C Cooperative, multi-awarded inventor Doc Ed Delibo. Ang palatuntunan na ito inyo nang ma-review, nasa YouTube ang channel Chief Edel Roderos. Yung isa naman, Doc Alternativo. Marami po kaming mga videos na in-upload dyan, mga
paraan kung paano gumawa ng herbal medicine, mga kombinasyon ng paggamit ng mga produkto ng Doc Alternativo, depende sa sakit ninyo, talagang masundan dahil naka-video ng instruction nandyan sa YouTube channel na Chief Edel Roderos at yung isa, Doc Alternativo YouTube channel. Kapanali, kakuop, sumayin nyo ang katotohanan! Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comments, share at mag-subscribe para sa mga updated health wealth videos.